Maravilha. Makikita ninyo ilang araw lamang na nirandito maniniwala rin sa sinasabi ko. Naniniwala ba kayo? Kaya ng paniniwala ko sa banal na ebanghelyo, pabaya ang mga Indio. Siya nga, sa angmang sulok nitong daigdig ay di kayo makatatagpo ng hihigit pa sa kapabayan at masasamang bisyo. Ang ama Ginoo, nasa bahay yata tayo ng Indio. Ama, ano kayo? Huwag mabalino. Isip ni Santiago, hindi siya Indio. Reverendo Padre, hindi ba'y niyong sabi na malagi kayo sa bayan ng San Diego? Kayo'y nasiyahan sa nasabing bayan. Hindi. At nalungkot sa pagkakaalisan sa 20 taon ng paninirahan. Ang bayan ang kamiling noong aking iwan. Nalungkot din ako nang di gayon lamang. Ngunit yan ay utos ng pamahalaan. Pamahalaan, mga sinungaling! May laya ang kura o walang laya ang kura? Ano, Reverendo, ang ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag iniutos ng kurang hukayin ang ereheng bangkay sa pagkakalimig, walang karapatan ang sinumat alin upang manghimasok ito'y siya sa atin. Ngunit Ginong Guevara ang mayari ng bahay, ano ang ugali niya? Ang sabi ay umalis daw, hindi ko pa rin kakilala. Dito'y di na kailangan magpakilalanan pa. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan! Que po, Padre, que po! Inararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, na anak na nasira kong kaibigan, kararating niya buhat sa Europa. Aba, at ang pare sa aming bayan pala, si Padre Damaso'y kaibigang matalik nang nasira kong ama. Ako'y
ng kamali. Patawarin ako. Di ka nagkamali. Ngunit ang iyong ama, di ko naging kaibigan ng matalikwari. Binata, anak po ba kayo ni Ginoong Rafael Ibarra? Salamat po sa pagdating ninyo at naway maging maligaya ng higit pa sa inyong gaba. Matagal ko na siyang kakilala, marangal at mabuting tao. Don Filipo, ang pagpuri ninyo sa aking ama ang pumawis sa hinala ko sa palad niya. At anak man akong totoo ng abang-apa Crisostomo, Ibarra at Magsali. Sa ipinamalang